Hello and welcome back to my channel. Once again, this is Teacher Jesse. At sa video na to, pag-uusapan natin ay tungkol sa visualizing, defining, and finding percent. So, sa topic na to, ay didiscuss ko kung paano i-identify ang percentage rate and base sa isang given statement. Like for example, what is 25% of 70? So, yung statement na yun, hahanapin natin kung ano yung missing, alin doon ang percentage rate or base. Okay? Ito ay ang Math 5 Quarter 3 Module 1. So, first module ito ng third quarter. So, sa Davao City Self-Learning Modules pa rin. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe naman ang ating channel at huwag kalimutang mag-click ang notification bell na all para lagi kayong updated sa aking mga i-upload na mga math tutorial videos. Tsaka pakiclick na rin ang like button kung may natutunan kayo. Okay, simulan na natin. Let's start with lesson 1, which is visualizing percent. So, let's try activity. So, ito talaga yung pretest ng ating modules. Number 1 is, which of these ratios can be written as 1/2? Pwede niyong sagutan bago niyo i-reveal ang answer. Anyway, we'll be revealing the answer. So, pwede niyong bilangin lang. It is 2, 4, 4 times 2, 4, 5. 4 times 5, which is 20. 20 parts yan, equal parts. And then, ang shaded is 2, 4, 6, 8, 10. 10 out of 20, which is letter A. How about in this illustration, what percent is shaded? So, kung bibilangin natin, we have 2, 4, 6, 8, 10. 10 by 2, 4, 6, 8, 10. 10 by 10, it means 100. And ang shaded is 2, 4, 5. 5 times 2, 4. 5 times 4, which is 20. So, 20 out of 100 or 20%, which is letter A. Number 3, which decimal represents the ratio of triangles to the total number of figures in the box? So, obviously naman, no, kalahati ang triangle compares sa lahat ng figures. Kasi pantay sila ng squares. So, it means it is 1/2 or 50% or 0.50 pag decimal. Okay, next, number 4 is, John saves 25% of his salary. What fraction of his salary does John save? Kitang-kita naman na 1/4 yan. Pag dagdagan natin isa, maging kalahati. And then dagdagan pa is 3/4 hanggang sa mabuo ang one whole. It is 1/4. And number 5, which decimal number is equivalent to 40% as illustrated below? So 40%, bibilangan lang natin to 2, 4, 6, 8, 10. 10 parts and then 2, 4. 4 out of 10 or 4 tenths. Pag binasa natin ang 4 tenths or isisulat natin ang 4 tenths in decimal, ito yung 4 tenths. Kasi ito 4 hundredths to or 4%. This is 40%. Kasi 40 over 100 or 0.4. So letter D is the correct answer. Okay, so I hope that you got the correct answers. This time we are going to proceed to the let us study activity of your module. So mayroon situation dito na binigay. 3 of Pedro's friends went to his house to play tumbalata. Did you know how to play tumbalata? Pedro's mother prepared pizza for them to eat. She sliced the pizza into 4 equal parts and each of them got 1 part. How many parts does Pedro's friend have taken? Express them in terms of ratio, fraction, decimal, and percent. So in this case, ang concern lang natin is ma-express yung nakuha niya into ratio, fraction, decimal, and percent para ma-relate natin ng or ma-identify natin ng relationship nitong 1, 2, 3, nitong 4. Yan. Kasi magkasama talaga yan mga terms na yan. The ratio, fraction, decimal, and percent. So, you have this solution. So, yan yung 3 slices. Ayan, 1, 2, 3, and then out of 4 slices. And then, how many parts does Pedro's friend have? So, it is 3 out of 4 or 3 is to 4. So, our task is to express them in ratio. So, we have 3 is to 4. Merong colon form. Okay? Past topic natin nasa videos ko rin on how to identify or how to write ratios and how to express ratios in simplest form. So, yan. 3 is to 4. Sa fraction, it is obviously 3/4. Ayan ang illustration, 3 out of 4 ang shaded parts. Pag decimal naman, pwede rin i-divide ang numerator by the denominator. At ang lalabas niyan is 0.75 if you try to divide it. Pero meron ding madali, yung technique na ginagamit madalas,
di ba, 3 out of 4. Ang gawin mo lang, hanapan mo lang ng paraan na maging 100 ang ang denominator. So anong number, anong gagawin natin sa denominator para maging 100? Saka rin, or ganun din ang gagawin natin sa numerator. So kung 4, mumultiply natin ng 25. So 4 times 25 maging 100. So times 25 rin natin tong 3, magiging 75. So 75 'yan, 0.75. At ang percent niyan is 75%. Ang gagawin mo lang sa pag-express from decimal to percent is just move the decimal point 2 places to the right tapos dagdagan ng percent. Pagbaligtad naman, pag 75% gawin mong decimal to the left ka naman and then i-drop mo ang percent sign. Ayan, tanggalin ang percent sign. Ganun lang. It means itong 3/4 3 to 4, 3/4, 0.75, and 75% are just having the same value. So, focus tayo ngayon sa percent. Kumbaga, that is just a part. That is how to express a part of a whole. So, write the corresponding or the equivalent ratio, fraction, decimal, and percent of the shaded parts in each figure. So, kung titingnan mo kalahati, so klarong-klaro, it is 1 out of 2. Pero kung bibilangan natin, we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 out of 10. So, 5 is to 10. Pwede rin 1 is to 2. Okay? Klaro yan? Pwede rin 1 is to 2. And then, kasi hindi naman nakasulat dito na express your answer in simplest form. So, gagawin lang natin dito para hindi masyadong complicated pa sa inyo. So, it is 5 tenths. And then, ang decimal is 0 point, di ba pag ang denominator is 10, just move the decimal place to the left. Yan, maging 0.5. Actually, kung nahihirapan kayo, pwede nyong i-divide 5 divided by 10 ng division talaga at ganun din ang lalabas. Kung hindi rin kayo comfortable sa ganun, may madali rin. Yung tinuro ko kanina, hanap ka lang ng number na i-multiply mo dito para lalabas ang percent. So, para maging 100 tong 10 times 10, to 5 times 10 rin is 50. So, 50%. Tapos, move mo lang ang dadawang decimal places. Tanggalin mo ang percent sign, decimal na, 0.5 or 0.50. The next is 2 out of 1, 2, 3, 4, 5. 2 out of 10. 2 is to 10 and 2 tenths. And then, ang percent. So, 0.2. Yan. Kasi 10 naman ang denominator and 20%. So, number 3. We have 2, 4, 6, 8. Lakihan natin konti para makita natin. We have 2, 4, 6, 8, and then 2, 4, 6, 8. So, 8 by 8 or 64. And then, ang shaded, we have 2, 4, 6, 6 times 2, 4, 6, 8. 6 times 8, 48. Therefore, it is 48 over 64. Ayan. 48 over 64. Sa fraction naman, is it is 3/4. Okay, bakit naging 3/4? Pwede rin 48 over 64. Okay, 3/4 kasi kung titingnan mo, ito, assuming this is one part, this is another part, 2, and then another part, 3, and then 4. So, 3 out of 4. Or pwede rin 48 divided by 16, kasi GCF nila is 16. And is 3 and 4, 64 divided by 16 is 4. Kaya 3/4. Kapag 3/4 is 0.75 at ito ay 75%. Okay, bakit ko ginawang 3/4 to? Kasi hinahanapan ko nga ng concept nung hanap ka ng pwedeng i-multiply dito sa denominator para maging 100. Para mas mapadali. Kasi kung 48 over 64 medyo mahirap. So, ang 4 kasi is a factor of 100 times 25. So, 3 times 25 is 75. Yan. Para-paraan lang yan. Okay, next is, it is 10 by 10 pa rin to. Nakita nyo na yung answer kanina. We have 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. And then, ang shaded parts, we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 out of 100. Ang fraction niyan is 20 over 100 or pwede rin 2 out of 10 or 1 over 5, 1/5. Itong 100 lang gamitin natin para makuha na kagad natin ang decimal, which is 0.200. Anyway, hindi naman nakasulat doon na simplest form. And it is 20%. Okay? Ang target natin is makita natin kagad yung apat na hinahanap natin. Okay, for number 4 naman, it is, lalakihan natin ang figure. We have
2, 4, 6, 8, 10 out of 2. 10 by 2, 4, 6, 8, 10. 10 by 10 or 100. And then ang shaded parts, we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So it is 20 out of 100, or 20 is to 100, or 20 over 100, and 0.20 and 20%. Pwede rin sulat na 10 over 50 or 1 over 5. Okay, yan. Pero ganun nga, babalik pa rin tayo sa concept na hinahanapan natin ng paraan na maging 100 to para makuha kagad natin ang percent. Next is 2, 4, 6, 8, 10. 10 out of 2, 4, 5 times 2, 4, 5. 5 times 5 is 25. It means 10 out of 25 or 10 over 25. And then 25 times 4 is 100. And 40 times 10 times 4 is 40. So, ibig sabihin, 40% yan or 0.40. So, yan. So, we got the correct answers. Okay, so this time we are going to proceed to the let us assess activity of your module. So, in the given figures below, what percentage are circles? So, kung titingnan natin, 3 out of 3, 6, 9, 12, 3 out of 12. Or kung titingnan natin, ganito, 3, this is one group, another group, so we have two groups, 3 and 4, 4 groups, and then 1 ang circles, so it is 1/4. At alam natin na ang 1/4 is equal to 25%, so it is 25% ang answer. Okay? And for, which is letter C? Number 2, express 3/5 as percentage. So, ganun din, pwede nating apply yung ganun, yung sinabi ko kanina, yung 5, yung denominator, hanapan mo ng paraan para maging 100. So, 5 times 20 para 100. So, times 20 ka rin sa 3. 3 times 20 is 60. So, it is 60%, letter D. Okay. Another, we have shaded na naman, ang 10 by 10, so this is 100. And then ang shaded, we have 2, 4, 5. 5 to, tas 5 rin. 5 times 4, 25. 20 plus 5 pa rin, 25. So, 25%, which is letter D. Which of the following is equivalent of 75%? 75? 0.75. Alam na natin yan kanina. And which, just move the decimal place. Two places to the left and then drop the percent symbol. Which of the figure expresses 20%? So, shaded. 20% daw shaded. So, 20. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ang out of 5. So, kung 1 out of 5, ang denominator is 5. 5 times 20, 100. 1 out of 5. 1 times 20 is 20. So, this is 20%, yung letter A. Okay? So, ito na yung sagot, letter A. Tingnan natin tingnan yung iba. Kasi ito, malapit to sa 50 eh. Kasi almost kalahati. Ito rin, parang sobra rin siya sa 20%, parang 25, parang 1/4. Ah, 1/4 nga talaga kasi 2, 4, 6, 8. Ito rin, malapit rin sa 50%. So, we'll proceed to the next lesson, which is defining percentage, rate, and base. So, ito na yung application kanina since alam na natin ang definition ng percent or ang relationship ng percent sa fractions, ratio, and decimals. This time, we are going to apply or define the percentage, rate, and base. Okay. So we have, let us try activity. Mang Ben's monthly salary is 15,000 pesos. He keeps 10%, which is equal to 1,500 savings. 15,000 represents the base. How do you define the base? Or do you define the base? So kung ang base is yun yung total na monthly salary niya, tapos ginagastos niya ang 10%, which is 1,500, so ibig sabihin, ito yung buo. So, is it the part of a whole? Okay, does it represent the whole? Or does it have this percent symbol? Or it is a part of the rate? So, the correct answer is letter B. It represents the whole. Yan yung salary niya. Number two, it means the whole or the total number of a certain objects or things. What do you think it is? So, nakita natin kanina, that is the base. O, binaligtad lang. So, it means the base is representing the whole. Okay? So, na-define na natin ang base. Another, number 3, 50% of 600 is 300. 50% is called rate. How do you define rate? Okay. Is it a part of a whole? Yes, it could be a part of a whole. It represents the whole? No.
because it is not the whole. The whole is the base. It has a person symbol, yes, it has a person symbol, and it is a part of the rate. We are looking for the rate, not the part of the rate. So, it could be part of the whole, or it has a percent symbol, pwedeng ganyan. Okay, but later we'll discover na mas accurate na itong percent symbol na lang ang kanyang definition. Kasi meron tayong number 4 which defines the percentage, which is the part of the whole. Ayan. So, it is a fractional part of the whole. Emphasize ko lang. Fractional kasi nga, may mga instances kasi na yung whole mismo is mas maliit kaysa sa percentage, or ang base is mas maliit sa percentage kapag lumagpas ng 100%. So it's just a fractional, kasi kung fractional part siya ng whole, pwede kasi ang fraction is mixed number or mixed fraction, yung lagpas sa one whole. Okay, number 5 is it is a part of a whole and it is accompanied with percent sign. So yun yung definition niya, part of a whole and has a percent sign, it is a rate. Okay, so yun. So we'll be using those definitions that you've learned in Let Us Try Activity with our new lesson. And in this lesson, we are going to define percentage, rate, and base. So para maintindihan natin yan, merong situation na binigay dito. Jenny has 10 pencils. She gives 2 pencils to her seatmate and keeps the 80% for future use. So the situation below shows that 10 as the base. So, yun yung lahat ng pencil. So, it represents the whole. 2 shows the percentage. Yan. And ang 80% shows the rate. Okay? So, this is the part of the base with percent symbol. So, yun yung definition niya. Okay, let us study further. Another example, 50 is 10% of 500. 50 is the percentage at meron siyang isang clue. Ito, followed by the word is daw siya. So, 50 is, ayan. Yan yung clue natin. Ang 10% naman, obviously, madali lang makita na rate yan kasi meron siyang symbol na percent. There are times na ang rate ay hindi naka-express in percent. Ang ginamit is fraction or pwede rin decimal or ratio, di ba? Kasi kanina nakita natin ang relationship ng 4. So, yun ay rate. And 500 is the base because it is the whole, the total number. And aside from that, it is written after the word of. So, may mga indication kayo. Kapag ganito lang kasimple ang expression or ang statement, ang malapit sa of yan ang base daw. Okay. So, let us try or let us practice. Subukan natin. Number 1, the total or the whole number. So, it is the base, obviously. Okay, number. Number 2, it is usually accompanied with percent sign. Of course, it is rate. Fractional part or portion of a total, that is percentage. Part taken from the total number. Kapag part taken from the total number, that is percentage pa rin. And accompanied by the word of, malapit sa base. Yan. Okay, so yan yung mga answers. So, let's have lesson number 3, which is identifying percentage, rate, and base. This time, nakasulat na siya sa statement and minsan, hindi mo alam kung ano yung hinahanap. So, yun yung problema dito. Baka solve ka ng solve, tapos mali pala yung hinahanap mo. Kala mo percentage, yun pala base ang hinahanap. So, it's very important for us to learn what is which is missing. So, let us try activity. Identify whether the following problems are looking for base, percentage, or rate. Okay, we have number 1. 85% of 78 is what numbers? Ano yung hinahanap dito? Isa-isahin mo na natin. Ang 85%, klarong-klaro na rate na yan. Ang question na lang dito is ang 78. Ano ba itong 78? May clue tayo. Of. It means, kasi malapit siya sa of, accompanied siya sa of, it means ito yung base. So, we are looking for the percentage. Okay, ganun lang kadali. Kapag ganito ang statement. Next, 7 is 35% of what number? Okay, ganun din. 7 is, so percentage na kagad yan, and rate, base ang hinahanap dito. Okay, of what number? Malapit siya sa of. What percent of 16 is 64? So, hinahanap ang percent. So, obviously, that's rate. Number 4 naman, what is 40% of 15? What is? Followed by is, that is percentage. And then, what percent of 45 is 9? So, what percent? So, rate pa rin ang hinahanap. Okay? So, napakadali lang identify. Ang rate, kasi madali lang hanapin, lalo na naka-express sa percent sign. Minsan, naging decimal or fraction or naging ratio,
madali lang siyang i-identify. Ang base and percentage kailangan mag-ingat. Lalo na kung hindi ganito ang pag-state, like for example, a long problem, routine or non-routine problem. Kailangan ma-identify mo talaga ang percent, rate, and base. Otherwise, you are not you're solving na hindi mo alam kung ano yung patutunguhan ng yung solution. Okay? And let's proceed to the lat as study activity. We have a situation. Maria's daily allowance is 40 pesos. She spends 12 pesos for snacks. This is 30% of his daily allowance. Okay, so kung ipapakita natin dito, identify daw natin ang rate, base, and percentage, or percentage rate and base. So ito yung sinasabi ko kanina. Paano kung walang of, walang is, hindi ganun napaka-state, meron siyang, or nasa word problem siya. So madali lang pa rin, pwede natin gamitin ang Tecan Triangle na ginagamit ko. Meron akong video tungkol sa Tecan Triangle kung paano siya gamitin. Hanapin niyo lang sa playlist ko ng Math Tutorial videos. So you have 40, yan yung daily allowance niya. Tapos ang ginagastos niya na mas maliit is 12. Obviously, kung in real life situation, hindi ka naman gagastos ng mas malaki pa sa allowance mo. So obviously, this is the percentage and this is the rate. So alam na natin. And this is 30%. This is the rate. This is the base rather. This is the percentage. Okay, kung i-drawing natin yan sa Tecan Triangle, this is the percentage, this is the rate, and this is the base. Maganda kasi gamitin ang Tecan Triangle kasi malalaman natin na kapag ang missing ay ang P, for example, it is R times B. Kung ano yung nagsaseparate sa kanila na line. Kung ang missing naman is rate, P divided by B lang kasi this is division. This is multiplication. So kung i-drawing natin, check natin kung tama ba ang Tecan Triangle. We have 40 is the base. So, sulat natin ang base. 12 is the percentage. And ang rate is 30%. So, kung i-check ninyo, we have 30% times 40 or 0.30 times 0.30 times 40, it will result to 12. So, ganun ang pag-check or ganun pag-solving. So, ito lang yung clue kung paano mag-solve. But anyway, in this lesson, hindi naman natin kailangan i-solve kundi identify lang natin kung percentage, rate, and base ba ang missing. Okay, subukan natin. Let us practice. Write, read and analyze and identify what is the missing in this situation. Write percentage, rate, and base on the blank. Of the 1,500 let, ang let stands for licensure examination for teachers. Exam to para maging licensed teacher ka. Professional teacher. Examinees, 70% passed the exam. How many did not pass? So, kagaya nito, ano yung hinahanap? So, ito yung total ng examinees. At ang 75% is rate na kagad. So, is it the percentage or the base? So, kung titingnan natin, ito yung nag-exam lahat. So, ibig sabihin yan ang base. So, ang hinahanap natin ay percentage. So, ganun lang kadali. Tapos, anong gamit niyan, sir, kung alam natin na percentage? So, kung alam natin na percentage, balik sa Tecan Triangle, dito mo ilalagay, ito yung hinahanap mo. So, dito mo ilalagay yung rate, tapos dito mo ang base. So, i-multiply mo para makuha mo ang percentage. Yan ang application yan. Okay, we will not do that because that will be the next lesson in our next modules. Loisa is fond of collecting shells. If 28 out of 80 of them are white, what percent of the total collections are white? Klarong-klaro na what percent? That is the rate. Okay? So, 28 out of 80, ito yung lahat. Tapos, ito yung part. Ito yung percentage. Ito yung base. Yan. Number 3, in a survey, 24 teenagers prefer surfing the net than engaging in a sport activity. If this represented by 60% of the respondents, how many respondents were all? So, alam natin na this is the rate. Ang question lang, is this a percentage or is this a base? So, dito sa question, sinhanap yung lahat ng respondents. It means, ito yung percentage. Part lang to. At ang hinahanap natin ay ang base, ang lahat ng respondents. Okay? And number 4, Hannah gave 25 pesos of her 70 pesos allowance to the leader of their group project. What percent? Klarong-klaro, rate ang hinahanap. Okay? Next is, Dulce chose a dress in a in the department store that cost 715 pesos. The sales lady told her that the dress is on the sale. Dulce was given 30% discount. How much will she pay to the cashier? So, ibig sabihin, ang hinahanap natin, ito yung total. So, it means percentage lang yung hinahanap natin. Okay? So, ganun ang application nun. Subukan natin. Let us practice more.
So, we are going to check kung alin dito ang hinahanap. Is it percentage rate and base? So, kung mapapansin nyo, wala talagang solving muna dito. Identifying lang talaga. Because that is our target. What percent rate na kagad yan? 40% merong rate of a number is 240. A number of a number is, this is percentage. So, base ang hinahanap natin. 90% of is what number? Is what number? That is percentage. Is what percent na naman ang number 4? So, rate na naman yan. Kasi what percent? What is 60% of? What is sa percentage ang hinahanap? Okay? Ganun lang. Mas madali kung ganito, di ba? Kaysa sa word problem. Pero anyway, kahit na word problem, ganun lang naman ang gagawin mo. Okay, and this time, we're going to box what tells or box what which word is it the base, percentage, or rate ang missing ng problem. You have number 1. In a 90-item quarterly test, Joy got 90% of the answers, of the answers correctly. What was Joy's score? 90 total yan, base yan, tapos rate, so percentage ang ating hinahanap. Okay. Number 2, the senior class consists of 278. Base na kagad yan, kasi yan ang lahat. If 70%, rate na kagad yan, so klarong-klaro, percentage ang hinahanap natin. Okay. Hindi na natin into details kasi meron na kaagad tayong mga clue. In a class of 48, ay may missing na isang 48. Ah, in a class of 48, akala ko 48,000. Dami ng isang class. In a class of 48, so klarong-klaro na yung 48 base na kagad and then 36 are what percent so rate ang hinahanap? Ito part ng 48 ang 36. Number 4, Joseph spends 60 pesos for his lunch every day. If this is 25%, what is, how much is daily allowance? Base na kagad yan kasi yung total allowance ang hinahanap. Okay. Ay, tapos na pala. So that's all for today. Hope that you have learned. Kung may natutunan kayo, paki-like naman ang ating video at paki-share na rin sa iba para magamit ng ating mga estudyante lang, lalo na ngayong self-learning lang muna kasi meron tayong COVID-19 pandemic. Pero bago yan, bago ko tapusin ang aking video, allow me to share this inspiring words sa inyo. We have this quote. I do not know kung sino sumulat nito. Even the hardest puzzles have a solution. Kagaya ng cube, napakahirap niyan kung titingnan pero may solution pa rin. Ganun din sa math. Huwag kayong gumibak. Huwag kayong sumuko. Kailangan subukan niyo talagang masolve kasi meron tayong kasabihan na kahit gano'n pakahirap yan, may solusyon yan. And that's all for today. Thank you very much for watching. See you next time.